Hello, hello, what's up mga kalode, mga ka-travels, kumusta po ang araw natin dyan? Dr. Annalyn, hindi na kinikilala ang ama, si Dr. RG Tanyag. Ito ay ating alamin, ang buong kwento at ating pag-usapan kung talaga bang isuko na niya ang pagiging anak niya nitong doktor. Ating ngang napaglaman sa nakarang episode na kakampi na ni Moira si Dr. Ray dahil sa tahasan na nitong tinuturo si Linit ang siyang nagumpisa ng gulo doon sa restaurant sa harapan pa mismo ni Dr. RG Tanyag. Pagkatapos nitong narinig ni Dr. RG ang sinabi ni Dr. Ray sa kanya tungkol sa kinasagotang gulo ni Linit at Moira ay agad naman itong sumugod ngayon doon si Dr. RG sa Estridge Hospital na kung saan nandoon si Linit at Doktora Annalyn Tanyag. At agad naman itong kinakumprontan si ni Dr. RG ang kanyang mag-ina na si Linit at Doktora Annalyn at tinatanong kung bakit niya sinaktan si Moira. At laking gulat naman itong si Linit nang dahil alam naman niya mismo kung sino talaga ang nag-umpisa ng gulo na yon. At binanggit pa nga niyan si Dr. Ray na siyang pwedeng magpapatunay sa kanya na siya ay inosente. Pero hindi ito pinaniniwalaan ni Dr. RG ang sinasabi ni Linet dahil nga nauna nang nagsumbong sina Moira at Zoe sa kay Dr. Tanyag. At nagpapatunay pa nga na totoo talaga ang kanilang sumbong dahil si Dr. Ray mismo ang nagsabi kay Dr. RG Tanyag na si Linit ang siyang nag-umpisa ng gulo. Yun ang mga kabot nang dahil sa galit ni Dr. Tanyag ay nagawa niyang pagbantaan si Linit kung hindi ito titigil sa pananakit sa kanyang mag-ina na sina Zoe at Moira ay kanya itong kakasuhan. Pagkatapos niyang sabihin ang pagbabantaan itong si Dr. RG kay Linit ay umalis naman ito kasama si Moira at nang dahil nga ay nagtataka si Doktora Annalyn sa kanyang sinusundan ang kanyang ama na dahil nagugulat na siya sa inaasal nito. At gusto niya itong makausap ng harap-harapan at yun na nga naabutan niya ang kanyang ama na si Dr. RG Tanyag at sinasabi niya lahat ng kanyang hinanakit sa ama. At sinasabi na rin niya ang tungkol sa pagkasama niya sa pag-opera doon sa conjoined twin. Nang dahil sa pagbabakasakali ni Dr. Annalyn na kung marinig ng kanyang ama ito ay talagang pupurihin siya ng kanyang ama at maging mabait na ito sa kanya. Pero kabaliktaran ang nangyari dahil tila wala namang pakialam ang kanyang ama kung anumang achievement ang natanggap nitong si Doktora Annalyn. Samantala sa Epic Hospital ay nandun naman si Dr. Ray na tila natulala na parang nagsisisi sa ginagawa niya kay Linit. Hanggat napansin ito ng kanyang kasamang doktora at kinausap siya nito at tinatanong kung anong nangyari kung bakit siya nagmumukmok. Kaya sumagot naman itong si Dr. Ray sa kanyang kasamang doktor at nagtanong din siya nito kung naranasan na ba niyang magsisinungaling at ipahamak ang kanyang kaibigan. At tanong naman na itong isang doktora kung ano ba talaga ang totoong nangyari kung bakit natanong ito ni Dr. Ray sa kanya. Hindi naman binigay ni Dr. Ray ang buong dahilan kung bakit niya ito natanong. Pero hindi nangungulit ang doktora na ito ay at sinasabi na lang niya kung naiipit ka sa ganun na sitwasyon ay ang magpapalaya din sa iyo ay ang buong katotohanan. Samantala sa Epic Hospital naman nandun si Moira at Doktora Zoe at Dr. RG sa kanilang opisina at yun na nga pinag-usapan nila ang pagkasama ni Doktora Annalyn sa pag-opera sa conjoined twin at bigla namang sumakit ang ulo nitong si Dr. RG at sinabi niya sa kanya mag-ina na uuwi na muna siya. At agad naman pumayag itong si Moira at Zoe na umuwi na muna itong si Dr. RG Tanyag. At paglabas naman itong si Dr. RG ay tinanggal naman
ni Moira ang bindahin ng kanyang kamay dahil nga itong si Moira ay nangangalay na ang kanyang kamay. At talagang umaakting lang itong si Moira para mapaniwala niya si Dr. RG sa kanyang ginagawa. At tuwang-tuwa naman ito sa kanilang ginagawa at nagtatawanan pa sila. Silang dalawa, si Moira at Zoe. At sinasabing sila ang pinakamagaling na artista sa buong mundo dahil aniya nga nabilog na nila ang isim ni Dr. RG Tanyag at talagang nakuha na niya na nila ang simpatiya nitong doktor. Sa bisme ng Epic Hospital ay nandun nga si Giselle at nagabang kay Dr. RG Tanyag at kinausap niya ito. At nakita sila at kanilang pinag-usapan tungkol sa ginawa ni Dr. RG kay Doktora Annaline. At pagbitiw pa nito ng masasakit na mga salita na tila bang wala na siyang pakialam sa kanyang anak na si Doktora Annaline. At hindi ito nagustuhan ng kanyang ate Giselle dahil nga nakita niya at narinig kung ano ang ginagawa at sinasabi ni Dr. Tanyag sa kanyang anak. At nakita din ni Giselle kung paano niya ito sinaktan, itong si Doktora Annaline. Mga kaabot, hanggang kailan ba pagsamantalahan ni Moira at Zoe ang kondisyon ni Dr. RG Tanyag? Ang pagka-amisyan nito. O talaga bang si Dr. RG Tanyag ay magaling na sa kanyang sakit? At hindi lang niya pinapaalam sa kanila ni Moira at Doktora Zoe nang dahil mayroon pa siyang gustong malaman ng mga sikreto nitong dalawa. Ito ay ating abangan sa sunod na episode sa kwentong ito. At mga kalode, at kung nagustuhan nyo ang aking kwento ay huwag nyo pong kalimutan na i-like, share at i-hits naman ang subscription button at notification bell para ma-update naman po kayo sa sunod na pangyayari sa kwentong ito. At magkakasama ulit tayo sa sunod na kwento. This is Travelers TV. Nagpapasalamat sa inyong suporta. God bless. Bye-bye.